Paano ma-achieve ang mirror finish na floor economically? Yan ang malalaman nyo sa segment na ito. Magandang araw mga ka-buildrite. Marami nagtatanong sa amin kung paano nga ba ma-achieve ang mirror finish na floor. Ito yung mga nakikita nyo madalas probably sa mall or sa mga supermarkets na yung flooring nila, di ba, na parang nakita nyo ang kintab-kintab, ang ganda-ganda na gusto nyo sana din ma-achieve probably sa warehouse ninyo or sa bahay ninyo or sa mga office spaces ninyo. Gusto ko lang sana i-share sa inyo, there are two ways para ma-achieve yung mirror finish na floor na ito. One is using polished concrete. Yung polished concrete is basically using a polishing machine. Basically, anong nangyayari doon, ginagrind nila yung floor. Diba, may slab ka na doon, so gagamit sila ng polishing machine, igagrind. Medyo maraming process yon para mailabas niya yung bato, and then eventually, lalagyan niya ng sealer, papolish niya, para kumintab. Ang idea nun is that painitin nila ng painitin yung floor hanggang later on, kikintab na siya para mirror kasi marami siyang silicates eh. Di ba yung ang ginagamit sa mirror, di ba, mga silicates? Parang same concept lang din siya. Painitin nila, yung silicates na yun will act like a mirror finish. In short, pinapakintab niya. Yun yung isang paraan. Unfortunately, medyo magastos at medyo mahabang proseso. Ang topic natin today is not about polish concrete na floors, but ang topic natin today is about sealers para ma-achieve natin yung mga mirror finish na floor na gusto ninyo. Basically, ano nga ba ang sealer? A sealer helps create a protective barrier, no, to protect absorption of water at mga iba't ibang klaseng chemicals while also improving the abrasion resistance, hardness, and concrete density. And meron ding sealer na ginagawa niya, i-dinedensify niya naman at i-harden niya yung concrete mo. So, umaya, mas ililinaw ko po yun, ano yung difference nila. Ano ba ang disadvantages ng mga concrete na hindi sealed? Since concrete is porous, there are several environmental factors can cause concrete that has not been sealed to suffer. Mold and mildew can build up, causing it to age, crack, and fail. Concrete that is outside under the sun's harmful heat and UV radiation can oxidize and bake the concrete into flaking and chipping easier. Nakakaroon siya ng wear and tear. So there are two types of concrete sealer. A, pag-usapan natin muna, penetrating sealer or hardener or densifier. So yan yung madalas yung marinig, di ba? Ang densifier pala ay isang klaseng sealer. At under sa sealer, isa siyang klaseng penetrating sealer. Ginagawa nito is that nagkakaroon ng chemical reaction or densification reaction dun sa konkreto. Define ko lang na mas maayos ha. So a penetrating sealer deeply penetrates the pores of the concrete, no? And creates a permanent bond because of chemical reaction or densification reaction. Once applied, it forms an impermeable barrier that seals concrete pores and irregularities, making it more durable. Ang densification reaction na nangyari dito sa penetrating sealer ay yung dahilan kung bakit siya tinatawag na densifier. Or sometimes, sinatawag din siyang chemical hardener. So, malinaw ha, ang hardener or densifier ay isang penetrating sealer. Ano ba't iba't ibang klaseng penetrating sealers? So, may silicates, may silanes, may siloxanes, may siliconates, at may fluorinates. Medyo marami, no? So, di bale, i-discuss ko sa inyo mamayang konti para mas maging malinaw sa inyo. Ano ba ang advantages ng paggamit ng penetrating sealers? Para mas ma-appreciate nyo bakit gusto nyo siyang gamitin. Okay, so number one, it deeply penetrates the pores of the concrete. May penetrating siya, hindi siya film forming ha. It penetrates, pumapasok siya sa loob ng konkreto. It creates a permanent bond with the substrate. Since nagkakaroon siya ng chemical reaction, kasama na siya ng konkreto mo, no? Hindi mo na matatanggal yan unless tanggalin mo yung slab mo. Alright? It also reduces water penetration dahil nagkakaroon siya ng impermeability. And it makes the concrete dense, no? To prevent cracking. So, cracking dahil syempre may load, mabigat. Ginagawa niya, since mas dense siya, mas matigas na siya, it prevents cracking, no? Lalo na kung mabigat yung load. And it makes the concrete abrasion resistant, yan. Lalo na, no, kung medyo yung floor nyo bugbog sa gamit. Like maraming forklift, maraming mga jack pallets na tumatakbo, madali masira yung konkreto natin, no? It can also rehabilitate yung old slabs na medyo weak, no? It can use it to densify para lalong tumigas ulit yung concrete mo, para hindi mo agad palitan yung slab mo.
So it also eliminates dusting, no? Kasi dahil sa wear and tear, nasisira yung floor mo, so nagpupulbos yung konkreto mo. Iniiwasan natin yan, yung mga dusting. And of course, it prevents mold and mildew. So medyo malinaw na sa inyo ha, kung ano yung penetrating sealer at anong advantages ng penetrating sealer. Diba sabi ko sa inyo kanina, there are two types of sealers, yung penetrating sealer at ngayon pag-usapan natin yung topical na sealers. Basically, ang topical sealer ay nasa taas lang siya ng slab. Para siyang coating, it doesn't act as a densifier. What it does is just sealing. So itong coating na to, na sealer, acts as a film. Prevents yung mga contaminants like tubig, pwede, oil, fuel, or mga chemical na pwedeng tumulo sa floor. And but ayoko sana gamitin yung word na densify, no? Kasi when you say the word densify, pinapatigas yung konkreto eh. Kasi ang nangyayari dito, yung coating mismo ang matigas. It improves the abrasion resistance. It doesn't increase the compressive strength of your concrete, ha? Gusto ko lang ilinaw sa inyo. Pero meron siyang magandang impact resistance. So ibig sabihin, kung biglang may nahulog na martilyo, so impact, hindi siya magkakaroon kaagad ng crack o hindi niya kaagad masisira yung konkreto mo dahil maganda yung protection. Pero syempre, kung mabigat, may load na mabigat, tapos ibababa mo siya, and then may stress dun sa slab natin. Then, since mahina yung compressive strength, pwede naman siyang masira yung slab natin. Ayan ha, medyo malinaw yung difference, no? The topical type is a film forming type that can be used as sealer, pwede for light duty, pwede medium duty, may heavy duty. How does the topical sealer work? So basically, it adheres to the pores. Yung slab mo, di ba, may pores yan, so dumidikit lang siya. It's just on top of the substrate. It forms a protective film and acts as a coating or sacrificial layers. Gusto ko sanang gamitin yung word na medyo bago sa inyo, no? Sacrificial layer. Kasi imbis na maging sacrificial layer yung slab mo, etong sealer mo ang nagiging sacrificial layer. Ito muna yung una niyang sisirain ng machines ninyo, ng equipment ninyo, ng forklift ninyo. Ito muna yung una niyang sisirain. Once na nasira yan, then you can always coat again. Kesa naman yung slab mo yung masira, tama? Ano naman iba't ibang klaseng topical sealers? Merong resin-based, merong epoxy-based, may mga urethane-based. Alright? Ano naman yung advantages of topical sealers, no? Since kanina tinanong nyo, I'm sure kaya kayo nanonood dito, is yung about sa mirror finish, no? Kasi ang mga densifiers o yung penetrating sealers, normally, hindi nila ma-achieve yung mirror-like finish. Ayan. So, ang maka-achieve ng mirror-like finish ay yung mga sealers natin. Yung sealers na ito ay yung mas murang klase. Ang topical sealers na to is mas economical compared sa mga traditional polishing machine. Ayan. So, it also provides protection against wear and tear, contaminant penetration, iniiwasan niya yon, prevents mold build-up, and provides abrasion resistance sa surface mo. Pag-usapan naman natin, under naman sa build right, no? Meron ako nilagay dyan, makikita nyo sa screen nyo, meron siyang isang table para hindi kayo malito. Isang column dyan ay yung penetrating sealer at ang topical sealer. Pag-usapan muna natin yung topical sealers, no? Under sa topical sealers, may floor tech S. Ito yung mirror finish na gusto nating ma-achieve, no? Ito yung pinaka-economical, pinaka-mura, but bagay lang siya sa mga light duty na traffic. Alright. Meron naman din FloorTech SM, parehas lang siya ng FloorTech S, pero hindi siya makintab. Depende kasi sa owner, no? Minsan gusto niya ng matte finish, mga iba naman gusto nila ng glossy finish. So, depends talaga ano yung mas prefer ninyo. Yung FloorTech SM is also used for mga light duty traffic, no? And meron naman tayong FloorTech SD. Ito naman yung medium to heavy traffic, no? So, medyo nasa semi-gloss na siya. And then, pwede na ito siyang gamitin para daanan ng mga forklift. Ayan. Yung FloorTech Protect naman, ito yung parang Mercedes-Benz ng mga topical sealers, no? So, glossy yung finish niya and maganda yung abrasion resistance niya. Pwede rin siya sa mga welding na nangyayari sa shop floor. It can protect yung slab, no? Para hindi magkaroon ng parang burning marks. And then, wala rin tire marks. And then, at the same time, maganda yung abrasion niya against sa mga forklift, mga jack pallets natin. FloorTech Protect is a topical sealer that can be used for heavy duty applications. Next column naman, nandyan yung penetrating sealer or densifier or hardener. Yung product na ginagamit naman dyan is FloorTech D. Sabi ko nga sa inyo kanina, normally, these products are matte finish lang siya eh. Hindi mo ma-achieve yung glossy or semi-gloss finish. But it densifies, no?
the concrete. So it hardens the concrete itself. Lalo na yung top portion lang, ha? Hindi buong konkreto yung dinedensify, hindi buong konkreto yung tumitigas. Around penetration niya, nasa 3 to 5 mm. Doon level na yan, tumitigas yung konkreto natin. Again, it's good for impact resistance. Pero pag sabi mo, tumataas yung compressive strength, hindi niya papalakasin yung slab mo. Kaya yung top portion lang para gumandala yung abrasion resistance mo and impact resistance mo. Under sa densifiers again, or penetrating sealers, nandyan din si hardcrete PE or hardcrete penetrating epoxy, nandyan din si hardcrete DP or dust proofer. So basically, these two products are used para sa pang-repair naman. Kung may dusting or medyo pangit na wear and tear na ng konkreto mo, yan yung ginagamit to repair yung dusting part ng slab mo. Hopefully, medyo nalinawan kayo, no, under sa build right kung ano yung iba't ibang klaseng sealers and densifiers. Madalas na tanong sa amin ay paano mag-apply ng isang densifier or paano mag-apply ng isang sealer. So, ngayon, explain ko muna sa iyo yung product and then papakita namin sa video kung paano siya i-apply. Pag-usapan muna natin yung densifier, no, ng build right para sa mga customers natin na gusto nilang patigasin yung konkreto nila and at the same time magkaroon ng sealing effect. Ang nirecommend namin dito, pinaka-economical, ay yung Floortec D. The Floortec D is a lithium silicate. Paano ko ba-explain sa inyo ng mas madali? No? Basically, the lithium silicate, pag in-apply mo, nagkakaroon ng chemical reaction with the calcium hydroxide. Yung calcium hydroxide ay yung mga natitirang chemical from the concrete hydration. Pag nagkaroon ng chemical reaction yung lithium silicate with calcium hydroxide, it becomes calcium silicate hydrate. So, mas matigas na to na molecule. Atensya na kayo ha, yung jargon na yan. But, gusto ko lang sabihin, tumitigas yung konkreto mo. It densifies yung, at least yung 3 to 4 mm deep mo na yon. It densifies it para tumigas. And then, yung mga pores mo, mas naging tight. So, hindi masyado makapasok ang mga contaminants. And at the same time, gumaganda yung abrasion resistance para hindi magkaroon ng dusting at maiwasan yung mga cracking. Ngayon, paano natin siya i-apply? So, you can use a squeegee or yung rubber na blade para masiksik natin yung Floortec D sa loob ng concrete slab, no? Or minsan, pwede ka rin gumamit ng brush para gusto mo i-brush lang siya sa loob para ipasok. Hindi yung paintbrush, ha? Yung brush na yung panglinis ng floor, pwede yan para masiksik lang natin siya. After 2 hours, ulitin natin ulit just to be sure na lahat na nalagyan natin. Saan ba siya bagay gamitin yung Floortec D? So, bagay siya gamitin sa mga industrial plants, warehouses, storage silos, sewage plants, schools, chemical processing facilities, refineries, open offices, or mga showrooms, or even mga garahe, pwede yan. So, medyo naiintindihan nyo na yung Floortec D, ha? Pag-usapan naman natin yung sealer na mirror finish na gusto nyo ma-achieve. So, under sa build right, ang nirecommend namin dito ay yung Floortec S. Bakit? Kasi ang Floortec S, siya yung mura, economical, and madali lang siya i-apply. So, using roller or brush, pwede mo ma-achieve yung makintab na finish, yung mirror finish mo. 2 coats lang yung pag-apply mo, interval of 2 hours, then you get the finish of a polished concrete already. It has good sealing effect para sa mga contaminants like fuel, yung oil, pwedeng mga juices, of course, water kasama dyan, ano. Ano pa, coffee, pwede rin. At the same time, sabi ko nga sa inyo, ang mga sealers, pwede rin siya topical sealers like Floortec S, maganda rin yung abrasion resistance niya. Saan siya mga bagay gamitin? Pwede siyang gamitin sa garage, sa mga storage room, storage areas, or mga commercial areas. Kung meron kayong restaurants dyan, or offices na gusto mo magkaroon ng polished look, pwede yan. And bagay siya sa mga light traffic. Clarification lang ha, yung effect ng polished concrete is that many times, pinapolish mo siya, kumikintab siya. Pag nakita mo siya, parang yung konkreto mismo yung makintab. Yung difference naman ng using a sealer is since film forming siya, meron kang in-apply, yung makintab dito is yung sealer, hindi yung konkreto mismo. Ayan, ano? So, I'm sure lahat kayo gustong-gusto na malaman kung paano mag-apply ng Floortec S at Floortec D. So, hinandaan namin tong application video para mas lalo nyong maintindihan kung paano siyang gamitin. Panorin niyo to.
hopefully, medyo mas naging malinaw na sa inyo ang ibig sabihin ng sealer, densifier, topical sealers, at penetrating sealers. No, kung meron pa kayong comments or meron kayong mga suggestion na videos na gusto nyo gawin namin, i-comment nyo lang, no, or i-message nyo kami sa BuildRight page or sa YouTube channel namin. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado